ang taong 2022 o ang taong 5783. Sa mga karagdagang impormasyon, inirekomenda ko po na bigyang daan din ninyo ang taong 2015 na siyang katapusang taon ng ikot ng isang 19 cycle o metonic cycle. At sa maraming impormasyon ukol sa kalendaryo ayon sa kasulatan ay nasa warning number 34, part 1 at part 2. Sa taong 2022, ang equinox ay natapat ng Marso 20 at ang unang kabilugan ng buwan pagkatapos nito ay April 17 sa Paganong kalendaryo sa ganap na ika-2:55 AM na sakop pa ng April 16 ng Scriptural Calendar Time. Kung kaya't malinaw na ang simula ng taong ito ay ang April 16 dahil walang problema sa mga oras na nasa box na ito na siyang nagpapatunay mula sa aklat ni Canop, ang mga takdang pagdiriwang na dapat alalahanin at maging ang lahat ng mga Shabbat ay lahat nasa tamang mga araw. Sa karagdagang mga impormasyon tungkol sa box na ito, bukod sa Scriptural Truth about Scriptural Calendar ay matutunghayan sa 2021 Scriptural Calendar. Ang katapusan ng buwang ito ay natapat ng May 15 dahil May 16 ng kabilugan ng buwan na unang araw ng ikalawang buwan at ang katapusang araw nito ay natapat ng June 13. June 14 ang ikatlong buwan na siyang kabilugan ng buwan at ang katapusan ay July 12. Ito ay dahil July 13 ang ikaapat na buwan. Kahit na sinasabing July 14 ang kabilugan ng buwan, dahil ang oras na ito ay malinaw na sakupan ng July 13 sa oras ng Scriptural Calendar Time. Tayo ay walang problema sa bawat mga oras na nasa box na ito. Kung kaya't ang pagdiriwang ng Shavuot at mga Shabbat ay nakasisigurong tama. Dito, ang pagdiriwang ay natapat ng August 10 ng Paganong Kalendaryo. Ngunit sa sinasabing katumbas nito na pagdiriwang na Pentecostes, ang date ay napakalayo. Ito ay dahil hindi nila sinusunod ang kasulatan o ang salita ng Elohim. At ito ay binigyang daan natin sa huling bahagi ng Scriptural Truth about Easter Sunday dahil ang pagdiriwang na ito ay kaugnay nito. Bukod dito, sa seryeng ito, ang lahat ng mga takdang kapanahunan na dapat alalahanin sa buwang ito ng Abib na katumbas ng kanilang pagdiriwang ay mali rin naman ayon sa mga takdang araw batay sa kasulatan. At ang lahat ng ito ay dahil dito. Balik tayo sa ating kalendaryo. Sa buwang ito, ang katapusan ay August 11 dahil August 12 ang kabilugan ng unang araw ng ikalimang buwan. Ang katapusan ay natapat ng September 9. Ang ika-6 na buwan ay natapat ng September 10 at ang katapusan ay October 8. Dahil ang unang araw ng ika-7 buwan ay October 9, kahit na October 10 ang kabilugan. Ito ay dahil ang oras ng kabilugan ay sakupan ng October 9 kung sa oras ng kalendaryong batay sa kasulatan. Ang mga oras na naglalarawan mula sa aklat ni Canok ay walang problema. Kung kaya't ang lahat ng mga Shabbat at takdang kapanahunan na dapat na ipagdiwang ay nakasisigurong tama. Ang katapusang araw ng buwang ito ay natapat ng November 7 dahil November 8 ang kabilugan na siyang unang araw ng ikawalong buwan. Ang katapusan nito ay December 7 dahil December 8 ang unang araw ng ikasiyam na buwan. At ang katapusan ay natapat ng January 6, 2023 dahil ang kabilugan ay January 7. Sa buwang ito, ang katapusan ay natapat ng February 4. Dahil natapat ng February 5 ang ikalabing isang buwan, kahit na February 6 ang kabilugan ng buwan, dahil malinaw ng oras nito ay sakop pa ng sinundang araw batay sa oras ng Scriptural Calendar Time. March 6 ang katapusang araw nito. Dahil March 7 ang kabilugan ng buwan na unang araw ng huling buwan ng taong ito. Ang huling araw ng taong ito ay April 5. Dahil April 6 ang kabilugan ng buwan, ang unang kabilugan pagkatapos ng vernal equinox na siyang unang araw ng unang buwan ng kasunod na taon. Ang taong ito ay walang 13th month na binubuo ng 355 days. Ang maaaring screenshot na maaaring gawing gabay ng mga tala ng bawat buwan sa taong ito ay nasa ibaba ng ating video. At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Maraming salamat po. Elohim bless us.